Hello everyone, welcome po sa aking channel. Sa video na ito guys, magsishare lang ako sa inyo kung paano gumawa ng simpleng ID card gamit ang Microsoft Word. Pero bago tayo magsisimula, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay abay huwag mong kalimutan na mag-subscribe at pakiclick mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa susunod pa nating videos. Okay guys, ang una natin gagawin ay i-resize natin yung ating sheets, yung ating papel. So, ang una nating puntahan ay layout. Punta tayo ng layout. Tapos margin, custom margin. Tapos dito sa margins natin guys, ang gagawin ko diyan ay isi-zero ko lang yan siya. 0 0 0. Tapos i-click niyo yung paper. Dito ito na yung magiging size ng ating papel guys sa paggawa ng ID card. Sa akin 2.2. Yung height niya ay sabihin natin 3.4. Okay. Ayun guys, i-fix niyo lang. Fix tapos okay ulit. Ayan na siya. Maliit na siya. So bali kailangan natin ng dalawa, mayroon tayong front at saka back. So ang gawin ko ay mag-create pa ako ng isa. Ayan, dalawa na siya. So magde-design na tayo guys ng ating ID card. So ang gagawin ko ay punta lang ako ng insert shapes. Tapos dito bahala na kayo guys kung anong gusto nyong design ang kung anong gusto nyong design sa inyong ID card. So sa akin pipili ako ng oval. Drag ko lang dito. Ayan. Ganyan. Next, tanggalin natin yung outline ng oval. Shape outline, no outline. Tapos, papalitan natin siya ng kulay. Shift fill, gawin ko siyang black. Next, go to insert. Ulit. Shapes. Dito, pipili naman ako ng ito. Ano ba ito? Rectangle. Basta. Drag ko lang siya dito. Ayan. Rotate. At i-center ko lang siya diyan sa block. Tapos go to shape outline, no outline. Palitan natin ng kulay, shape fill. Ang pipiliin ko ay ito, light green. Next, go to insert shapes. Dito kukuha ako ng rectangle kasi kailangan ko ng para sa ID picture nung bata. Ayan. Drag ko lang siya dyan. Ayan. Ang size natin dito guys sa lalagyan ng ID picture ay sabihin natin 0.95. Yung width ganun din, 0.95. So ayun. Ito yung ating lalagyan ng ID picture. Okay. Ngayon, papalitan natin ng kulay. Shift fill. Gawin ko siyang white. Tapos yung outline, gawin ko siyang black. Shift outline. Black. Okay.
Ngayon, lagyan ko siya ng kulay dito sa ating bandang ibaba. Punta tayo ng insert, shapes, rectangle. Drag natin lang siya dito. Go to shape outline, no outline. Tapos dito sa kanyang kulay, shift fill. Ang gagawin ko dyan ay gradient. Ano bang mas maganda ito? Linear up. Tapos gusto ko siyang palitan ng kulay. Gradient, more gradients. Ngayon dito tatanggalin ko yung bandang gitna. Palitan ko siya ng kulay na kulay green o light green. Ito. Then yung dito gawin ko siyang white. Yun. Okay na. Next, go to insert. Shapes. Dito, kukuha ako ng gawin kong border. Drag ko lang siya. Idadrag natin lang. Yan. Rotate. Punta natin siya sa gilid. Ngayon, para lumiit yung magnipis yung kanyang panipisan natin, guys. Ibaba natin lang yan. Ganyan. Ito, ganun din. Ayan. Okay. Tanggalin natin yung outline. Shift outline, no outline. Palitan ng kulay. Shift fill. Gawin ko siyang black. Duplicate. Dudublihin natin yan siya, guys. Rotate natin lang. Lagay natin siya dito sa kabila. So, ayan. Parang hindi nag-match. Ayan. Okay na. So, ayan, guys. Sunod, lalagyan natin siya ng heading. Sa heading, heading nung ating gagawa tayo ng heading ng ating ID card. So, go to insert, text box, draw text box. Idadrag nyo lang dito, guys. Ganyan. Ngayon, isasize nyo siya ng 9. Go to home. Yung 11, palitan natin siya ng 9. Or 8. Mas mali 8. Ngayon, guys, itatype natin na yung ating heading. Sample Republic of the Republic of the Philippines. Department of Education. Ngayon, idadrag nyo lang yan, guys, para paglapitin. Punta kayo ng paragraph spacing. I-1.0 nyo, tapos remove space after paragraph. Ngayon, enter nyo lang. Type naman ulit ng Republic of the Philippines, Department of Education, division. Ngayon, guys, sa inyo kung anong division ba yung inyong lugar. Sa amin, division, division of Palawan, Batarasa district 1. Okay, para maging transparent, go to shape fill, no fill, and shape outline, no outline.
Okay, tapos lagyan natin siya ng logo, kung anong logo ng school nyo. So, sa akin, kukuha lang ako ng sample, insert, picture, dito sa aking logos. Ito, kunwari ito. Yan, meron na tayong sample na logo. Re-resize lang. Resize nyo lang, guys. Tapos guys, ang susunod nyong gagawin ay click nyo lang yung layout option. Kung ang gamit nyo ay 2010 na Microsoft Word, i-right click nyo lang yan, guys, dyan sa loob ng box. Right click, wrap text, tapos behind text. So, dahil sa akin ay 2019, nandito na siya sa labas agad. Click ko lang yan, tapos behind text. Next, ang susunod na gagawin, punta tayo ng format. Then, bring forward. Yung click nyo lang yung arrow. Bring in front of text. Ayan guys, nasa labas na yung ating logo. I-akyat natin lang. So, okay na yan dyan. Next, ang isusunod natin ay yung pangalan ng school. Taas natin lang konti itong ating heading. Pati yung logo. Okay. Baba natin konti yung ID. Next, ang sunod natin gawin, guys, lagyan natin ng pangalan ng school dito sa pagitan ng heading at saka ng picture. So, ang gagawin ko ay go to insert, text box, draw text box. Drag nyo lang yan dyan, guys. Tapos, ngayon, type nyo na kung anong school ang gusto nyong gawaan ng ID. Sa akin, sample ko ay Tarusan Elementary School. Masyadong malaki. Liitan natin. Palitan natin muna ng font letter. Mas maganda yung black. Naka bold letter siya. Ito, pwede na. Tapos, liitan natin lang konti. Yan. Okay. Ngayon, ita-transparent natin lang itong ating text box. Go to format, shape fill, no fill, shape outline, no outline. Then palitan natin ng kulay ang ating text. So punta lang tayo dito sa text fill, piliin ko ay blue. Okay. Tapos, urong natin dyan konti. Okay. Next, yung pangalan ng estudyante. Pangalan ng student. Ngayon, kunin natin lang itong name of school. I-copyan natin lang. Hold control. Then, click, drag pababa. I-hold nyo lang, guys, yung control dyan sa inyong keyboard. Then, i-drag nyo pababa gamit ang mouse. Drag nyo lang pababa. Ayan, guys. Dyan, okay na yan. Then, palitan natin ng pangalan. Sabihin natin ay Juan de la Cruz. Then, drag natin. Punta natin ng center. Go to home. Center. Tapos, lakihan natin. Gawin natin siyang 11. Mas okay. Then, drag natin ito pababa ulit. Hold control. Ngayon, liliitan natin siya ulit na gawin natin 9.
ang size, font, letter, calibri. Ngayon, palitan natin ng name of student. Then, palitan natin ng kulay. Let's see, black. Okay. Ngayon, kukopyahin natin itong dalawa. Click natin lang yung box. Palitan natin muna. Palitan natin. Click natin lang yung box. Itong box at saka yung itong isa. Yan. Then, hold control. Drag natin pababa. Ayan, isa pa. Okay. Dito, papalitan natin to siya ng LRN number ng bata. Sabihin natin ay 10, 08, ganyan. Basta parang kung hindi ako magkamali, parang 12 yata yan siya. Basta. Ngayon, dito, lagay natin ay LRN. Ano ba yung meaning ng LRN? Learner's reference. Tama ba? Reference number. Ayan. Dikit natin lang konti. Next, ito ay name of, sabihin natin principal, principal slash head teacher, head teacher, let's see, sabihin natin ay si Miss Ann De La Torre. Okay, parang laki ng pangalan. Liit konti. Ayan. So, mayroon na tayong front. Ngayon, ang isusunod natin ay yung back nung ating ID. Go to insert shapes, rectangle, drag natin lang siya dito bandang itaas. Yan. Go to shape outline, no outline, palitan ng kulay. Go to shape fill, black. Ngayon idadrag, hold control sa inyong keyboard, drag nyo lang pababa. Yan. Next, lagyan natin siya ng kanyang contact number dyan sa likod. So, ang sunod natin gawin guys, maglalagay tayo ng text. Go to insert text box, draw text box, at i-drag nyo lang siya dito. Yon. So, ang ilalagay natin dito guys, address, then line, tapos date of birth, line, tapos idadrag natin, go to home, paragraph spacing 1.0, then paragraph spacing ulit, remove space after paragraph. Tapos, drag natin ulit
liitan natin, gawin natin lang siyang 9 para magkasya. Habaan natin yung lines. Lines. Okay. Enter. Sunod nating ita-type ay age. Line. Next, yung sex. Line. Go to insert. Shapes. Then, kuha tayo ng rectangle. Drag natin lang siya dito. Shape outline, no outline. Shift fill, piliin natin ay black. Right click, add text. Dito ilalagay natin ay in case of emergency. Please contact. Yun. Please contact. Please contact. Ligitan natin lang. Ngayon, kopyahin natin itong itaas. Hold control and drag pababa. Ngayon, drag natin yan lahat. Papalitan natin siya ng lines. Then, parent slash guardian. Center natin. Go to home center. Enter. Line. Address. Address ng parents. Then, enter. Lines. Enter. Dito, contact number. Contact number. Okay. Okay guys, hanggang dito na lang ang ating tutorial. Kung nagustuhan mo man ang ating tutorial, paki-click naman ang thumbs up. At siyempre guys, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at paki-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating mga videos. Thank you guys.